kita sa mami. Same. Bakit gano'n? Lahat silang gaganda. Parang lahat silang masasaya. Okay, girls, suppose yourself. Start tayo in 5 minutes. Okay, wala ba tayo sa lintin na? Judy, ang makeup, ang eyeliner, di ba tayo? Si Isa na. Ikaw, kasi walang nandito ko ngayon. Hindi naman ako laki sa yaman. Nakapagtataka lang kung paano ko nakarating dito. Matapos lahat ng mga pinagdaanan ko. Naaalala ko ba nung nagsimula magbago yung buhay ko? Parang kahapon lang nangyari yung lahat. Mahirap bang paniwalaan? Pero nung ako ay nasa elementarya, may nangyari sa aking buhay na nababalot ng misteryo. Naengkanto ako, ang unang dagok sa aking buhay. Inilit naming alamin ang dahilan ng lahat, ngunit may mga bagay lang talaga na mahirap ipaliwanag. Lumakas ang pananampalataya ko sa Diyos at hindi ko tinigilan ng pagdadasal at pagsimba. Binigyan niya ako ng pagkakataon na mag-focus sa pag-aaral. Pero ito lang pala ang simula. Pagdating sa school works ko. Pero buti na lang naging aktibo ulit ako sa student council at iba pa mga activities sa school tulad ng volleyball, dancing at mga quiz bees. Hindi ko hinayaan mapunta sa walang mga paghihirap ni tatay. Sa awa ng Diyos, nagbunga ang aking pagpupursigi. Pangapat ako sa buong batch namin noong third year. Tapos naging miyembro pa ako ng Philippine volleyball team at nagkabit din ako ng Best in Electronics Award. Pagdating ng fourth year, nagpursigi ako para maging valedictorian o kaya salutatorian. Naging inspirasyon ko si tatay. Naisip kong ito lang ang magiging paraan para mapasalamatan ko siya sa mga pagod niya. Hindi ko sinabi sa kanya na ako ang nangunguna sa klase upang maging sorpresa ang lahat. Ano na naman to? Pagod ako galing trabaho, tapos ganito pa. Ano? Napag-isipan mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Kung tungkol na naman yan doon sa relihiyon na pinasok mo, na pati kaming mga mag-anak mo, gusto mong sama dyan. Kaya tayo kailangan pag-usapan pa. Ano bang problema mo? Problema ko? Problema ko yung pinasok mo eh! Itong pinasok ko lang naman na to, ang nagpapalamon sa pamilyang to. Ah, ganun. Utang na loob pa namin ng mga anak mo, na buhay kami ngayon, dahil din sa reliyon na yan. Alam mo naman kasi saradong katoliko tayo.
Ito na kinalbis na natin lahat. Pati ng mga anak mo. Dami-dami naman kasi ibang trabaho dyan. Sa hirap ng buhay ngayon at sa edad kong to, hindi ganun kagaling yung maghanap ng trabaho. Ito lang ang kaya ko. Wala nang patutungan itong usapang to. Hindi naging madali ang relasyon namin ng tatay ko. Lalo na nung nakahanap siya at nagpalit siya ng reliyon. Lagi na silang nag-aaway ni nanay. Ako, naiinis na rin ako sa kanya dahil dito. Anak ko, may bell na ako pa sa luwong na Pringles para sa'yo. Nanay ka na lang dito. Anak, gusto mo akong sabayan niya. Kumain? Hindi, umaya na lang po. Hindi ko masyadong pinansin yung inuwing pasalubong. Ngunit di ko may tatanggi ang tuwa ko dahil matagal na rin ako nung nila akong dinalhan nun. Sa kabila ng lahat, hindi ko inasahan na yun na palang magiging muling pag-uusap namin. Habang nagbabiyahe, hindi namin matago ni nanay ang pag-aalala namin. Si ate, kalmado lang. Apo, papasok pa lang po kami dito sa May Balintawak. Nasabi ko na po na patay na po si Jose. Salutatorian ako nung graduate ng high school. Kaya nakapag-apply ako para maging Santo Tomas Scholar nung first sem. Pero sa takot kong mawala yung scholarship ko, lumipat ako ng San Martin Scholarship. Sa puntong ito, nakikitira na lang kami sa bahay ng ate ko at ng kanyang asawa. Kaya si nanay na ang unang nag-alaga sa 5 taong kong gulang na pamangkin. Pero kahit gano'n na nga nangyayari, ni minsan hindi kami nakakuha ni Cinco nang hindi kami nagmamakaawa sa kanila. Wala nga akong pera, ma'am. Mayroon pa intindihin yun? Paano na nga kasi yung mga anak ng kuya mo? Wala na nga kinakain yung mga bata dun. Kawawa naman. Wala ka ba kahit 200? Eh ano naman ngayon, ma? Dito nga, hindi natin mapagkasa yung pera natin. Hindi ko nakasalanan yun. Galing kasi niyang anak mo eh. Jodie, halika nga dito sandali. Teka lang po. Iwanan mo muna yan. Ano po yan, idol? Gusto mo po mag-aral next sem? Ah, ganun ba? Eh di okay lang naman siguro sa'yo na ikaw na magbayad ng tuition mo, di ba? Alam mo namang mahirap ang buhay ngayon. Sa kaming mga anak pa akong pinag-aaral. Pabigat ka na sa amin ang asawa ko eh. Hindi na ako umimik pa nung sinabi sa akin ni ate yun. Tatanggapin ko na lang yun. Tatanggapin ko na lang na hindi niya na ako susustentuhan sa aking pag-aaral sa UST. Yung pagmo-model ko, parang dumating siya as a blessing in disguise. What it takes to come alive.
Jodie Ripende at Mr. Campagnola.